ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Pagkabagabag sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Si Isaac ay matanda na at halos di na makakita. Kaya ipinatawag niya si Esau, ang anak niyang panganay. Sinabi niya rito, "Anak, matanda na ako at malapit nang mamatay. Mabuti pa'y lumabas ka at mangaso. Ihuli mo ako ng usa at lutuin ang putahing gusto ko. Pagkakain ko'y igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay." Nakikinig pala si Rebecca samantalang kinakausap ni Isaac si Esau. Binihisan ni Rebecca si Jacob ng pinakamagarang damit ni Esau na iniingatan niya. Ang mga braso at leeg ni Jacob na walang balahiboy, binalutan niya ng balat ng kambing. Pagkatapos, ipinadala sa anak ang putahe na may kasama pang tinapay na niluto rin niya. Lumapit si Jacob kay Isaac. "Ama," wika niya. "Sino ka ba?" tanong nito. "Ako po'y si Esau," sagot ni Jacob. "Nagawa ko na po ang inyong iniuutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain. Bumangon na kayo at kanin na ninyo ito
nang ako'y mabasbasan pagkatapos. Kadali mo naman, saan ka nakahuli nito? Tanong ni Isaak. Tinulungan po ako ng Panginoon na inyong Diyos, sagot ni Jacob. Nagtanong na muli si Isaak, ikaw ba'y talagang si Esau? Lumapit ka nga rito nang malaman ko kung ikaw nga. Lumapit naman si Jacob at siya'y hinipo ng ama. Kay Jacob ang tinig, ngunit ang bisig ay parang kay Esau. Pabulong na wika ni Isaak. Hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang mga bisig nito'y mabalahibo ring tulad ng kay Esau. Babasbasa na sana ni Isaak si Jacob, ngunit muli pang nagtanong, ikaw nga ba si Esau? Ako nga po, tugon ni Jacob. Kaya't sinabi ni Isaak, kung gayon, akin na ang pagkain at pagkakain ko'y babasbasan kita. Iniabot ni Jacob ang pagkain at binigyan pa niya ng alak. Halika anak at hagkan mo ako, sabi ng ama. Niyakap ni Jacob ang ama at naamoy nito ang kanyang kasuotan, kaya't siya'y binasbasan. Ang masamyong halimuyak ng anak ko, ang katulad ay samyo ng kabukirang ang Panginoon ang nagbabasbas. Bigyan nawa ikaw ng Diyos ng hamog buhat sa itaas. Nang tumaba ang lupa mo't ikaw na may makaranas ng saganang pag-aani at alak na masasarap. Bayaan ang mga bansay paalipin at gumalang. Kilanlin kang Panginoon ng lahat mong mga angkan. Gumalang din ang lipi mo sa panig ng iyong inang. Sila nawang sumusumpa sa iyo ay sumpain din. Ngunit iyong nagpapala sa iyo ay pagpapalain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Ngalan niya ay purihin noong kanyang mga lingkod. Nang lahat ng lingkod niyang sa templo ay pumapasok upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Ang puon ay papurihan pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay marapat sa papuri. Siya rin nga ang humirang kay Jacob na kanyang lingkod. Ang Israel na may bansang hinirang niya at kinupkop. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Aking batid na ang puon ay ang Diyos na dakila. Higit siya sa alinmang Diyos-Diyosang naglipana. Ang anumang hangad niya sa langit man o sa lupa at kahit sa karagatan, kung anumang kanyang nasa, ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Magsitayo po ang lahat. Nilang susundan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika. Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikakasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala din nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayoy kapwa nagtatagal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa atin pong ebanghelyo, hindi po bago ang mga tagpo na may nagtatanong ho kay Jesus. Minsan po ang mga Pariseo at Eskriba, minsan po ang mga alagad ni Juan. Sa atin pong tagpo ngayon sa ebanghelyo, ang mga alagad ho ni Juan Bautista ang nagtanong kay Jesus. At minsan ang pagtatanong nila, para sila ay matuto. Minsan may mga tanong sila at ginagamit ni Jesus ito para liwanagan ang kanilang pag-intindi sa mabuting balita. May iba naman nagtatanong kay Jesus dahil nais nilang maghanap ng mali sa sasabihin ni Jesus. Tulad po ng mga ginagawa ng Pariseo at Eskriba, nagtatanong sila kay Jesus at nag-aabang sila sa isasagot ni Jesus at tinitignan pag may maling sinabi si Jesus at hindi nila nagustuhan, doon nila medyo aatakihin si Jesus. Pero lagi silang naiisahan ni Jesus. Sa atin pong ebanghelyo, si Jesus tinuturuan ang mga alagad ni Juan Bautista. Minsan, maganda rin po sa atin bilang mga deboto ng Poong Jesus Nazareno na handa din tayong matuto sa Kanya. Handa din tayong makinig sa Kanyang tinig. At kasama ng ating kahandaang pakikinig ay ang kahandaan din nating matuto. Hindi tayo nakikinig para maghanap ng mali. Minsan, yan din po ang nagiging balakid natin sa pakikinig. Nakikinig tayo para maghanap ng mali. Nakikinig tayo dahil may gusto tayong isagot. May tinatawag po kami dyan na response rehearsal. Isang balakid po sa pakikinig ng isang tao. Sa isip niya habang nagsasalita, may iniisip na siyang anong isasagot niya. Nagre-response rehearsal na ho siya. At minsan ganun po ang mga Pariseo kapag nakikinig kay Jesus. Response rehearsal. Hindi ho buo ang pakikinig. Kaya po, ang pagkakaiba, minsan ng mayamang lalaki na nagtanong kay Jesus. At ito po ang mga alagad ni Juan Bautista. Hindi response rehearsal ang ginamit. Kung hindi, sila ay bukas sa pakikinig at pagtuto mula sa paanan ni Jesus. Kaya po magandang paanyaya sa atin, no? Bilang mga Kristiyano at deboto po ng mahal na pong Jesus Nazareno, ay patuloy na umupo sa paanan ni Jesus at makinig sa Kanyang aral at turo. Patuloy nating palalimin ang ating kaalaman sa pananampalataya para sa ganun mas buo ang ating pagtugon kay Jesus. Dito po sa simbahan, tuwing huling Martes ng buwan, meron tayong formation series.
Kung interesado ho kayo at kung gusto niyong palalimin ang inyong pananampalataya kay Jesus, o pwede naman pong online na sumubaybay sa mga formation series natin. Para po, kasama din po noon, nakikinig tayo kay Jesus, natututo sa kanyang aral at turo, at mula sa pakikinig, nagsisimula ang paghuhubog ng ating puso. Lahat nagsisimula sa kabukasan nating makinig. At sa atin bilang mga deboto, ang pinakikinggan natin ay ang salita at aral at turo ng ating Poong Jesus Nazareno. Kaya po magandang imbitasyon ito sa ating lahat. Kung gusto mong lumago sa iyong pananampalataya sa Kanya, simulan sa kabukasang makinig sa Kanya. Walang response rehearsal. Tanggalin ang mga balakid sa pakikinig at buong puso na tayo ay yumayakap sa paghuhubog na inaanyaya sa atin ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Ang paghuhubog ng puso at isip natin sa kanyang aral at turo ng buong puso tayong makatugon sa kanya ng may panibagong puso at isipan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa ating Diyos Ama upang mailapit niya tayo sa kahalagahan ng Ebanghelyo at manibago ang simbahan at ang sandaigdigan. Ang ating itugon, Panginoon ng Hapag, basbasan mo kami. Panginoon ng Hapag, basbasan mo kami. Ang simbahan, ang sambayanan ng Diyos at mga pinuno nito naway makasunod sa bulong ng Espiritu Santo na ipahayag sa mga tao ng makabagong panahon ang walang kupas na lengguwahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon ng Hapag, basbasan mo kami. Ang ating mga puso, naway buksan natin sa makapangyarihang pagliligtas ng Diyos kay Kristo na higit na mas mahalaga kaysa sa pagsasagawa ng mga sinaunang reliyosong gawain. Manalangin tayo. Panginoon ng Hapag, basbasan mo kami. Atin nawang mapagtanto na laging mangyayari ang himala ng pagbabago sa mga nagnanais na makamit ito sa tulong ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng Hapag, basbasan mo kami. Sa mga may sakit, tayo naway maging mga daan ng kalinga ng Diyos sa ating pagpapadama sa kanila ng pag-ibig at malasakit. Manalangin tayo. Panginoon ng Hapag, basbasan mo kami. Ama namin sa langit, pakinggan mo ang aming mga panalangin at turuan mo kami ng pamamaraan upang mamuhay bilang iyong bagong bayan na pinalaya sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Mm.
manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinagintapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkalubong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod na mga alay na ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao ay nilingha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya ay iwastong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito. Upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose,
kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag ko natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesu panis vitae donum patris, Jesu fons vitae pons vitae aquae, cibus et potus noster. Inicinere, adon.
mula sa lupa sumibol kang masigla. Matapos kang irakan ng mga masasama, sumilang ang liwanag sa mga nawawala. Tinapay na ang buhay, pagkain ng dukha. Yesu, panes pitei tonum patris. Yesu, fons vite, fons vite aque. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere, ad domus Dei. Jesus, food divine, be our strength each day, so we don't tire at His witness to Your love and care. To those in greater need, both near and far away, may we lead them back to You, all those who've gone astray. Jesu, panes vitae donum patris. Jesu, fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere, pagkain ng buhay, handog ng Ama. Bukal ka ng buhay, batis ng biyaya. Maging pagkain sa amin at inumin ang tanan sa paglalakbahay namin sa tahanan ng Ama. Yesu, panes vitae donum patris. Yesu, fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere, ad domus Dei. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor
ng itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhay nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuko ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati.